What's up mga boss, kumusta kayo? Welcome naman sa bago nating video mga boss, no? So this video mga boss, mag-install tayo ng passing light with horn. So dito mga boss, try natin kung gagana ba yung passing light with horn natin mga boss, no? Ayan. So ang kailangan lang natin dito sa pag-install mga boss is diode lang. Isang diode. Yan siya. Kahit mag-high ka mga boss, low and high, so hindi tutunog yung busina natin basta may diode. So dito mga boss, pag gawin nito mga boss, dapat naka battery operated na yung headlight ninyo, kasi sa XRM mga boss, yung original niya sa XRM is naka stator drive pa siya, so dapat naka battery operated mga boss, no? So ayan, so bago lahat mga boss, no, please subscribe this video mga boss, and don't forget to click the bell button para ma-update ka pag may bago naman tayong upload na video mga boss, no? So let's go. So ito lang yung kailangan natin mga boss, no? Diode 2 amperes or 3 amperes. Pwede na yun mga boss, no? So dito 3 amperes, 2 amperes yung ginagamit ko mga boss, no? Yan. So lagyan lang natin ng wire. Yung walang guhit mga boss, ito kulay red. Yung walang guhit, doon natin yan ikonekta sa positive trigger ng busina natin. Yan. Yung walang guhit. At yung mayroong guhit naman mga boss, yung kulay black, black and white. Doon natin yan ikonekta sa high beam ng headlight natin. Yung mag-high tayo mga boss, mag-high beam tayo, doon natin yan ikonekta. So, ganyan lang mga boss, no? So, kabit na natin to sa motor. Let's go. So, tanggalin lang natin tong cowling sa headlight ng motor natin mga boss, no? Kasi dito tayo magtrabaho. So yan na siya mga boss, no. So ang first gawin natin dito mga boss, dito muna tayo sa diode natin. So hanapin natin yung walang guhit. Yan, focus lang natin mga boss, no. Yan. Yan yung walang guhit mga boss, yung kulay red. So doon natin yan ikonekta sa positive trigger ng busina natin mga boss, no. Sa XRM mga boss, yung positive trigger ng busina natin itong kulay green. Light green to mga boss, no. Medyo malabo lang. So dito mga boss, nagkabit na ako ng dual contact na busina mga boss, no? Kaya ano, naka-disconnect tong kulay green mga boss, no? Kasi nilagyan ko ng hollow switch. So meron akong video nito mga boss, panoorin nyo. So dito muna tayo sa kulay green mga boss, no? Light green, hindi siya anong mga boss, no? Green na green, light green yung kulay niya mga boss, no? Yan yung positive trigger ng busina natin mga boss, no? So kung napanood nyo yung video ko mga boss, kung paano mag dual contact ng busina, so yan, alam nyo na kung paano natin matrace yung positive ng busina natin. So itong kulay red mga boss, ikonekta natin siya dito. Dito mga boss, no? Yan yung wire galing sa busina natin, yung positive trigger galing sa busina at saka papunta ng switch sa push button ng busina natin. Diyan, kaya dyan lang mga boss, no, medyo naiba lang siya kasi dinisconnect ko kasi nag-install ako ng dual horn contact. Ayan, dual contact horn. Medyo baliktad pala. Ayan. So, nakonekta na natin mga boss. Ayan siya. So, dito na tayo sa mayroong guhit. Yung mayroong guhit mga boss, doon natin yan ikonekta sa high beam ng headlight natin. Siyempre, sa ano mga boss, sa passing light is dapat high beam talaga. Dito mga boss, ito yung high beam ng XRM mga boss, kulay blue. Yan, kulay blue siya mga boss, no? Itong green is yung ground. Yung white naman, yan yung sa low beam. Yan. So, connecta lang natin mga boss, no?
Napakadali lang to mga boss, napakasimple lang. Kung gusto niyong lagyan ng switch mga boss, so mas maganda lagyan niyo ng switch. Kung gusto niyong hindi siya magpassing light with horn, so pwede niyo lagyan ng switch. Yan, nakonekta na natin mga boss, no? I-tip na natin to para malinis siya tignan. Siyempre hindi siya ma-inkis na umulan, hindi siya mabasa. Yan, so pwede na natin itong itry mga boss, no? So ganito lang, kadali. Let's go. So ayan, itry na natin. So ulitin ko lang mga boss, no? So hindi pa alam, dapat gawin nyo munang battery operated yung headlight ninyo. So bawal dito na hindi pa naka-battery operated mga boss, no? Kasi pag hindi pa naka-battery operated, tutunog yung busina ninyo pag naka-high beam ka. Dapat battery operated. So itry natin mga boss. So yan siya mga boss, no? So hindi nagtunog yung busina pag naka-high beam ka. So ganyan lang mga boss. Salamat sa inyong panood mga boss, no? Sana nakuha nyo. So ganyan lang kadali mga boss, no? So kung may katanungan lang kayo mga boss, comment lang sa comment section. And don't forget to subscribe this video mga boss, no? And don't forget to click the bell button para ma-update ka pag may bago naman tayong upload na video. Salamat. Thank you and ride safe.